aking request ang ating National Evangelist na siya po ay maging leader sa ating scripture sa mga oras na ito. Ating scripture, kapatid, ay makikita sa 1 Samuel chapter 16, reading in verse 1 and verse 2. Hallelujah. Pakinggan po natin ang salita ng ating Panginoon. Ang sinasabi po rito, verse 1, verse 2. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking tinakwil siya na maging hari sa Israel? Punuin mo ng langis ang iyong sungay at ikaw ay umaon, susuguin kita kay Isay na Bethlehemita sapagkat ako'y naglaan sa kaniyang naanak ng isang hari. Verse 2. At sinabi ni Samuel, paano ako'y paparoon? Kung mabalitaan ni Saul ay kaniyang papatayin ako. At sinabi ng Panginoon, magdala ka ng isang dalagang baka at iyong sabihin, ako'y naparito upang maghain sa Panginoon. Ito po ay misyon ni Samuel, mga kapatid, that was before, na merong tao o merong nilalang ang Diyos, merong bata na kanyang be anointed to be a king of Israel. Pero hindi sinabi ng ating Panginoon na kung sino ang anak ni Jesse na kanyang i-anoint bilang isang hari sa Israel, sa bayan ng Israel. Pero ang katanungan, mga kapatid, bakit re-reveal ng Panginoon specifically ang pangalan ng tao na kanyang pupuntahan? Sinabi ng ating Panginoon sa pamamahay ni Jesus. Specific yon. Kapag ang Diyos ang nagsubo, accurated po yan. Specific po yan at ini-instruct ng Panginoon kung saan lugar at sinong tao. So, ang tanong ko mga kapatid, at ito ay katanungan sa aking buhay mula noon hanggang ngayon at ngayon pa, nire-reveal ng Panginoon ang kasagutan. Kasi, ang tanong ko sa sarili ko, bakit nire-reveal ng Panginoon ang ama ng isang nilalang na kanyang gawing hari sa bayan ng Israel? Hindi niya binanggit yung pangalan. Pero binanggit niya ang pangalan ng ama ng hari to be, mga kapatid, na haplason ni Samuel bilang isa kahari sa Israel. Ang tanong, kung nireveal ng Panginoon ang ama niya, kung sino ang pangalan, bakit hindi nireveal ng Diyos ang pangalan ng bata na magiging hari? Napaka nagrado ng bagay, mga kapatid, bakit? At ang mensahe sa mga oras na ito, the message of the Lord for all of us, it says in Tagalog, bakit umiyak si Samuel? Why Samuel crying? Aking binigay ang prayer, mga kapatid, or tayo ay manalangin, praise God, sa ating pastor, Pastor Ian Talikas. Jesus, sa sinilingwat ng oras, Ginoong, matawag mo salamat. Sinigatay, opportunity, tinatag mo, Lord, that you have given to us today. Salamat, Lord, sa sininga oras, Ginoong, ikaw na pakamayo sa mo worship kami. Now we are ready to hear your words. Lord, we are humbly praying still before kami, umatik si Mokulo before kami, magkakaw sa kalatan sa mga kanag. First, we want to be clean, sing katubakan. So Lord, sorry, it's really what sa mga masala, sa pulong, sa buhat, sa nahunan, sa blood shadow, sa mga wrong attitudes, sa wrong spirit, you know, among iba. Display, yung kapita, you know, which is a sin, matubangan. We repent sa sininga mga bagay, Lord. And Lord, today, have mercy on us. Lord, forgive us, you know.
cleanse us from all unrighteousness. Lord, right now we are praying in the name of Jesus with thanksgiving. Hallelujah. Salamat for forgiving us, Lord. And I pray, God, ikaw mag-anointing mo sir at pastoran natin, Lord. From the top of his head to the soles of his feet. Hallelujah. Gumitay ang lips and tongue, Lord. Make it a blessing to your precious people, Lord. I pray, speak to us through him, you know. And also for us, kami, ng mga kulturan, ng congregation, Lord, mga tumati kami sa mong pulong. For God, kung ano yung may palabot, Lord, speak it plain to us, Lord God. Hallelujah. Importante, Lord Jesus, today, ikaw mag-tinlog sa aman. Ang mga talayo sa Holy Ghost, ang mag-work sa aman heart, ang mag-burn sa mga hindi dapat na alibri, Lord Jesus. Cleanse us today, Lord Jesus, but will cleanse us by the power of your word. Lord, I pray once again, speak to us in the move, let your Holy Ghost move in our midst today. Minister to your people. We return to you all the thanksgiving in the name of Jesus Christ of Nazareth. We pray. Amen. Amen. Now, mga kapatid, pagsabayan po natin pagpalapat sa ating kapatay sa ating buhay. Managas na palapat sa ating buhay. Ang anointing i-prove ng Panginoon, hindi ako ang mag-prove, kundi ang Panginoon na lalabas ang anointing sa salita ng ating Panginoon mula sa bibig niya sa pamagitan ng kanyang alipin. Ito po ay ako. So, hindi ako magsisigaw, pangako yan, sa mga oras na ito. Ngayon na, hindi ako magtatalon, hindi ako magtakbo, simple lang. At tignan po natin, mga kapatid, kung ang anointing ay nalabas. Gusto po magwali na simple lang. Pero i-prove sa Ginoo na may tagipusoon diri na tandugon sa Diyos. O na mga sasayan at mga sasayan. Bakit umiyak si Samuel? Isang katanungan, bakit umiyak si Samuel? Kasahin po natin, nakapinggan niyo po ang salita ng ating Panginoon, 1 Samuel chapter 9, 1 and 2. Ang katanungan, bakit umiyak si Samuel? Hallelujah! Ito po ay isang malalim na katanungan para sa akin. Bakit umiyak si Samuel? Siguro sa inyo, napakasimple. Pero para sa akin, mga kapatid, napakalalim na tanong na mensahe o katanungan sa aking buhay, bakit umiyak si Samuel? Okay? So, i-direct na lang, Evangelist. 1 and 2. May isang lalaki na Binhamin na ang pangalay si Sis, na anak ni Abiel, na anak ni Zuer, na anak ni Bitfora, na anak ni Apia, na anak ng isang Binhamita, na isang makapangyarihang lalaki na may tapang. At siya ay may isang anak na lalaki na ang pangalay Saul, isang ang kanyang ama ay nataytulan. Mga kapatid, na matapang. Brave ang kanyang ama. So, patuloy. Na ang pangalay Saul, isang bata at makisig. At sa mga anak na Israel, ay walang lalong makisig na lalaki kaysa kanya. Mula sa kanyang mga balikat at hanggang sa paitaas, ay lalong mataas siya kaysa sino man sa bayan.
So godly person, gandang lalaki, ha? Makisig, gandang lalaki, at walang lalagpas sa kanyang height. Siya ang matulis sa lahat. At walang higit sa kanyang kagwapuhan. Kaya pala pinili ng mga tao na si Saul ay magiging hari. Napakagandang lalaki. At napaka-maskulin, mga kapatid. At ang kanyang height ay insakto-insakto. So kung ikaw ay guwapo pero putotin, maliitin, you are disqualified. Kung ikaw naman ay matangkad pero hindi naman guwapo, you are disqualified again. So, bakit? Bakit umiyak si Samuel? Kasi si Hari Saul ay nireject ng Panginoon. Bakit umiyak si Samuel? Kasi wala ng tao na papalit sa kanya. Wala ng tao na higit pa sa kanya. Yun ang tanong. At yun ang sagot sa tanong. Bakit umiyak si Samuel? Kasi nakapokus si Samuel sa outward appearance ni Hari Saul. Kung bakit ang nawala ay okay na, iiyakan. Pero kung wapo ang nawala, pero kung guwapo ang mga, kapag ang nobyo mo napakagwapo at napakatalino, napakatalinted, ha? Lahat ng kapuhan nandun sa kanya at siya ay mawala sa buhay mo, ano ang mangyari sa iyo? Umiyak ka or ano na, tumawa. Umiyak ka lang, may inayangan ka. Sayang. So, yun ang dahilan na si Samuel ay umiyak. Para sa kanya, wala ng hari sa Israel. At wala ng papalit kay Hari Saul. Kasi, alam ni Samuel ang lahat ng mga kalalakihan o lahat ng mga lalaki. Alam niya. So dahil po dyan, si Samuel ay umiyak. At sinabihan siya ng Panginoon, Samuel, huwag kang umiyak. Itigil mo yan. Huminto ka sa pagyak. Huminto ka sa pagyak. Ay sabi ng Lord, mayroon na akong ipapalit kay Saul bilang hari ng Israel ay tumigil si Samuel sa pagyak. Pero walang tao na mag-replace kay King Saul ay si Samuel nagpapatuloy sa pagyak. Umiyak na umiyak na umiyak na umiyak. Sayang eh.
napakagwapo, napakatalikit, napakagifted, napaka lahat nandun sa kanya. So, sana. Pero, sinabihan siya ng Panginoon na huwag ka kumya. Ibigin mo yan. Mayroon na akong ipapalit. Ang sabi ng Biblia ay tumigil si Samuel. Para kay Samuel, mayroon pa pala ako na hindi alam. Mayroon pa pala na higit pa kay Saul. Okay? So, i-advance ko mga batid para maintindihan ko natin. Sa foreknowledge ng Panginoon, kapag ang Diyos ay humingi, iba sa qualification ng tao, sa kriteriya ng tao. Hindi pareho ang pagtingin ng tao sa pagtingin ng Diyos. Hindi parehas. Magkaiba. Okay. So, ginaglanon ko ang walo at ako. Okay. Ikanakay sa atin. Ano niya? Bago. Pwede. Media. Nakapagkura. Okay. Anong talita na, Pastor? Muunta si Jesus si Brother Eugene Balitas. Anong tangan? Ito. Oh, dere. Ako si Samuel, ha? Ito, sikot. Ito. Doon kayo sa likuran. Muna kayo. Usap-usap kami dito. I-present na ni GC ang kanyang anak na magiging hari. At kami po ay nag-usap-usapan na ang pinakagwa kong itibarap ni Samuel kagaya ni King Saul. Para sa kanya. Sa kanyang mindset ni Samuel, yung king sa Israel ay napakalalitin. Napakalitin, napakagwapo. Lahat na abilidad ay nandun. So yun ang mindset ni Samuel. Sana ho at sana po. Yeah. Hindi po yan ang mindset ng General Eversen. Yeah. Hallelujah. Bakit hindi ni-reveal ng Panginoon kay Samuel kung sino ang pangalan sa anak ni Jesse? Hindi niya binanggit. Dahil po nakikita ng Panginoon ang pag-uugali, ang mindset ni Samuel, na si Samuel ay nag-be-base, mga kapatid, sa talento, sa outward appearance. Kapag magaling ka mag-preach, kapag magaling ka magsalita, you are qualified. Yun ang mindset ni Samuel. Si Samuel ay doon siya lumaki sa templo. At doon siya, mga kapatid, hallelujah, nagkaroon ng alaman ng salita ng Diyos. At doon siya nakakilala sa tunay ng Diyos. Sa templo, kasama niya si Eli. Pero ang kanyang mindset, mga kapatid, ay hindi sang-ayon sa mindset ng Panginoon. Sana ho at sana ho, hindi po natin gawin dito sa EFC. Kapatid, libasihan sila na kapag, hallelujah, maganda ka magsalita, napakatalintin mo, kapatid.
evangelista ako. Pero dito sa AFC, hallelujah, allow God to choose. Okay. Gise, ilabas mo na yung anak ko na magiging hari sa Israel. Kaya isang tatalakang, huw! Isang Bible, ali na ang hari sa Israel! Ay, di, wala pa niya. Tagsa-tagsa. Okay, dinikner mo na! Babasa, basa ibang ines. Ako'y pag-aaral na aking pagdaing.
Gabi-gabi ay aking pinalalangoy ang aking higaan. Aking dinidilig ang aking higaan ng aking mga luha. Ayo, happy bulik, happy bulik. Statement. Pinapalangoy niya ang iyang higaan siya luha. Grabe, pinapalangoy. Gahitik sa puto. Araw-araw, gabi-gabi, si David ay umiiyak sa Diyos. Nag-worship sa Diyos. Dumadasal si David sa Diyos gabi-gabi, araw-araw. Hindi napakaltos, mga katid. Mayroon siyang luha, hallelujah, na tinatanim araw-araw sa Diyos sa pamagitan ng kanyang pagdadasal at pagsamba. At hinahanap ng Panginoon ang true worshipers. Ang true worshipers ay anong mangyari ay hindi natalikod sa pagsamba at paglingkod sa Diyos. Hindi po basihan sa akin ng Panginoon ni Samuel ang outward appearance, ang talento, ang talented na tao, ang gifted na tao, ang karunungan nandun sa kanya, ang basihan ng Lord, ang puso. Okay, 119 verse 164. Simple lang po ito, Brother Kai. Hindi po ito, kakalun-kalun. Amen. Nakatutak po, sigaw-sigaw. Hallelujah. Pero ang Diyos mag-witness. Sige, Evangelist. Makapito sa isang araw na pumupuri ako sa iyo dahil sa iyong matutuwid na kahatulan. Yun ang hinahanap ng Panginoon. 7 times a day as what David said. 7 times a day do I worship you. Because of thy righteous judgment. Kaya niya yan? Sa isang araw, 7 beses na magpupuri sa Diyos. At sabi ng Panginoon kay Samuel sa akin, hindi ko siya pinili. Wala sa kanyang katangian ang hinahanap. Hindi siya panaiyak sa kanya. Siya ay matatakutin. Pag-challenge ni Goliath, natatakot siya. Alam ng Panginoon, hallelujah, at hindi siya pipiliin ng Diyos. Kahit siya ay guwapo, mataas, matulis, talented, gifted, nandun sa kanyang lahat, pero hindi siya, hallelujah, umiiyak sa pagsasamba sa Panginoon. At hindi siya, mga kapatid, humble sa mata ng Lord. Alam niyo ba, pas forward po tayo, si David, si Haring Saul, gusto niya napatayin si David. Ilang bisis, sabi ng Bible, araw-araw, inahanap ni Saul, napatayin niya si David. Hindi niya gusto na si David ay mabubuhay kasi mayroon siyang bad motive, mga kapatid, na kapag si David ay buhay, baka siya ay bubuha ng trono ni Haring Saul. Yun ang purpose ni Haring Saul na gusto niyang patayin si David, mga kapatid. Dahil hindi niya gusto na siya ay pumalit
sa kanyang puno. Pero alam niyo ba kung anong nangyari? Sa katapusan, sa panghuli, tingnan niyo ang katangian sa tao nito. 1 Samuel chapter 24, mas forward po tayo. Reading in verse 5. Nandun sila sa cave, nandun sila sa kuweba, at mayroon ng lugar, makapatid, na patayina ni David at sa mga kasamahan ni David, si Haring Saul. Pero ang humigil sa mga tao, at especially sa kay Abisay, si David, sabi ni Abisay, "Tigaman mo ako, hari. Ito na ang pagkakataon. Ito na ang panahon na binigay ng Lord sa atin. Tsansa na to. Patayin ko si Haring Saul. Isang lang." Ano sa Tagalog yung ano? Ha? Saksakin ko sana ng isang bisis na. At hindi ko na sasaksakin sa pangalawa. So, isuhutin mo ako. Bigyan mo ako ng permiso. O, utusan mo ako. O, so, sasaksakin ko ng isang bisis na. Hindi ko na sasaksakin sa pangalawang bisis. Isa lang. Pero, pinigilan siya ni David. Pero alam niyo kung bakit? Si David, siya po ang target. Kapag makita siya ni King Saul, hindi siya makapatid. Bigyan ng munting hindi. Ang puntarya ni Haring Saul, 100%, 1,000,000%, mapatayin niya si David. Pero si David, ang kanyang ugali, napakapatid. Verse 5. Nangyari sa pagkatapos na nagdamdam ang puso ni David sapagkat kanyang tinutol ang laylayan ng balabarin. Pagdito? Ha? Tinutol niya yung laylayan ng damit ni King Saul? Minsahe po yan na kung gusto ni David na patayin siya, ay mapapatay siya ni David. Pero hindi siya pinatay ni David. Yung kanyang damit ay ano na? Itas-tas niya, timpuhapan niya sa niya ispanta, ay para makabalo si King Saul na kung gusto sa patyo ni David, patayin siya. Pero ano ang ambala? Anong sinabi? At nangyari pagkatapos na nagdamdam ang puso ni David. Nasakitan pa siya. Naging disik niya ang balo sa iyahan. Kaya sa bagay, ang iyahari, ang tinguha sa iyahari, patyos. Being the right spirit ngayon ang sa iyahari. Okay, patayon. 6. At kanyang sinabi sa kanyang mga lalaki, huwag itulot ang Panginoon na ako'y gumawa na ganitong bagay sa aking Panginoon. Sa pinahiran ng langis ng Panginoon na aking iunat ang aking kamay laban sa kanya. Yapang siya ang pinahiran ng langis ng Panginoon. Ang munang pasihanin din, once na inhaplas ka na pastor, inhaplas ka na leader, inhaplas ka na musician, inhaplas ka. Grabe si David mag-espito. Sige pa tayo. Sa gayoy, pinigilan ni David ang kanyang mga tao na mga salitang ito. At hindi niya sila binayaang bumangon laban kay Saul. At tumindig si Saul sa lungib at nagpatuloy ng kanyang lakad. Si David naman ay tumindig pagkatapos at tumabas sa yugib at hinayawan si Saul na sinabi, "Panginoon ko na hari." At namunikon si Saul ay iniyukod ni David ang kanyang bukas sa lupa
ang nagbigay ka. Pamati. Ato na sa layo si David. Si Haring Saul atat sa pertahan sa kuiba. Manubwa pa. Si David, ato na to nakagwa. Una na siya. At dun sa ano na, sa layo, nagsinggit si David sa iya. Sang nagbalikid si Saul sa iya. Kagpatatubang ni King Saul, pangati. Nag-bow down si David sa iya po ba. English. Verse 7 na? Verse 7. Sige, sa English. So David stayed his servant at 8. David also arose afterward and went out to the, of the king and cried after Saul, saying, "My lord the king." And when Saul looked behind him, David stopped with his face to the earth and bowed himself. No, pag-awal mo. Kita ngapakyon siya sa sinangataw pero grabe gabon ang iyong Espiritu. Kaya pala hindi pinili ng Lord si Lilio. Hindi siya bagay na magiging hari sa Israel. Kaya na muna ang klase ng kinaiya, pariyos kinaiya ni Haring Saul na maging hari sa Israel, kaluluoy ang kompletisyon. Ang ginapakita sa Diyos na leader sa church, pastor, mga ukuran, inang magpatudlo, teaching. Kaya kung makasala, mga kaukuran, kaglay kayan, i-correct mga kaukuran, ganawan correction. Si David, sa nakasala ni Bathsheba, chapter 12, sa 2 Samuel, mga kaukuran, dinarangka sa ninitan, ikaw ang naging siya. Paghambal, mga kaukuran, ganawan sa altar. Ganilipin sa tubang. Sa rason nga si Ilya, kagwapo, gandang lalaki, talintid, gifted, lahat-lahat ng dun sa kanya. Kahit na ang kanyang ama na si Jesse ay bilib na bilib sa kanya. Siya ang nipresinta ni Jesse kay Samuel. Hindi mahiya si Jesse na magpresinta sa kanyang anak. Nag-uwi. So pagkakita ni Samuel, approve agad. Ito na ang hari sa Israel. Pero sa Diyos, hindi kapasa. Okay, sisi. Ipresinta na may kaduhabi. May kapasa na muna ako. Kaduhabi. Pinatap. Mungkin siya. Tuba po ba po lang eh? Amunin siya? Ikilipyo ko na po na. Nabi ko ako, rito po ba po? Eh siya na eh. Ikilipyo ko liwat sa kito. Hindi na sarap. Hindi na pala simba sa akin. Hindi na pala hindi sa akin. Yes, why? Si Shama. Pio na ni.
huwag pag-ibig ka pa sa Lord. May isa. May iba mo. Jesus. Yala ka pa ba? Amo
Yes. Ang muna ng ikakatapusan kung abata sa bangin si Hoho, hindi kita magpunto kung hindi sa mga po. Siya na ni ang hari. Sa dahaw, hindi man sa Camilo, hindi man. Hindi na ito, Camilo lang. Hindi yan. Napakagaling mong musikero,
ang basihan ng Lord, yung attitude mo, yung karakter mo. Dahil yung talento ay susunod na po yan na ibigay ng Lord sa iyo. Hindi po talent na ma-impress ang Panginoon. Kung talent lang, mga kapatid, at karunungan at abilidad ang basihan, hindi na po tayo gagamitin ng Panginoon. Ang gagamitin niya yung anghel. Pero ang anghel, walang puso, kapatid, kagaya ng puso ng Diyos at ng puso ng tao. Ang anghel sumusunod sa Panginoon sa kanyang utos, pero walang pakiramdam. Yun si Lucifer at yun ang kanyang mga kapusa na sumama sa kanya. Wala silang pakiramdam, wala silang puso. Pero napakatalintid, kapatid. Hindi po basihan ang talento, ang karunungan, ang abilidad, mga kapatid, kundi ang puso. Sinabihan ng Lord si Samuel, huwag kang tumingin sa paglabas ng tao. Ang tao ay tumitingin sa paglabas, pero ako ay tumitingin sa puso. Tinitingnan ng Lord ang puso. Tinitingnan ng Lord ang puso. Na ikaw ay nasasaktan, dinadala mo lang sa iya at sa dasal. At inatawa mo ang pangalan ng Panginoon. Mayroon mga mockers, mayroon mga persecutors, mayroon mga wicked na mga tao na sumisita sa pagkatao mo. Pero ang ginagawa mo, hallelujah, ay pumasok lamang sa kwarto mo, sa higaan mo, at doon ka umiiyak. Sa paglunod sa
sambahin ang pangalan ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ng leader sa church, ang gusto ng Panginoon na leader sa church, kapatid, ay para sa Kanya. Yun ang kriteriya. Yun ang qualification ng Panginoon na hinahanap, kapatid, ay para sa mga. Hindi mamapantos at hindi mamiss out ang araw ng Linggo. Sa mga gawain sa loob ng iglesia ay hindi ang sinod, kapatid. Sabi ni David, that I be dwell in the house of God. Buhay pa siya. So ang hari ng Israel, si Saul pa, sa pagkakata. Mayroon pa siyang authority. Did you imagine kapag inahanap ka ng presidente ng Pilipinas, kung hindi Diyos ang tumutulong sa iyo, patay ang patahan. Pero hindi niya ang mapapatay si Nel. Kasi ang tumutulong katampi ni David at Diyos. Kasi ang pumili kay David at Diyos. Nandun ang Diyos kay David. Katampi ni David at Diyos. Kahit anong gawin ni King Saul, araw-araw, bago tulong si King Saul at kumising sa umaga si David na ang kanyang inisip. Hindi po yan basta-basta, kapatid. Si Haring Saul puro na lang David sa kanyang isip. Yun ang aking nakikita sa Biblia. Araw-araw, ang laman ng utak ni King Saul si David. Pero walang panahon na makapinta at makaluga si King Saul. Presidente, king, mga kapatid. Hindi niya mapapatay siya. Kung ikaw ay palasamba at umiiyak araw-araw sa Diyos at ang iyong espiritu ay tama, wasto sa lahat ang pabor at ang kampi mo sa buhay mo ay ang Diyos. Brother Kai, Brother Eugene Balikas, ipangangaral ninyo ang salita ng Diyos. Huwag niyo silang gayahin. Hindi po tayo paningas ng mga talento. Mayroong nakalaan na talent ang Panginoon sa bawat isa. Sabi ni Apostol Pablo, gusto ko na ang lahat ng mga tao kaya sa akin
Pero sabi ng Apostol Pablo ay hindi pala. Kasi ang Diyos mayroong nakalaan na hiyas na talent sa bawat isa. Oh! Sige.